Welcome back sa aking kusina. Puto ala Goldilocks ba ang hanap nyo? Yes, yan ang gagawin natin ngayon. Ang puto cheese ala Goldilocks. Excited akong i-share sa inyo ang recipe na to. Dahil isa to sa paborito kong binibili pag nasa Goldilocks ako. Perfect ito pang merienda ng pamilya o pang negosyo man. Kaya watch the full video para sa tips at ideas kung paano kayo kikita gamit ang maliit na puhunan lamang. Kindly check the description box below para sa ating recipe ingredients at costing ng ating recipe. So, tara! Let's get started! Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. 2 cups of all-purpose flour, 2 sachet ng powdered milk, 1 cup of white sugar, 1 large egg, 2 tablespoons of baking powder, 1.5 cup of water, 1/4 teaspoon of salt, 1/4 cup of butter or vegetable oil, and sliced cheese. First step ay salain natin ang ating dry ingredients gamit ang strainer. 2 cups of all-purpose flour, 1 cup of white sugar, 2 sachet ng powdered milk, 1/2 teaspoon ng salt, at ang ating baking powder. Sa flour, pwede kayo gumamit ng cake flour, first class, or third class na harina. Ang gamit ko dito ay first class. Sa baking powder naman, make sure na ang baking powder nyo ay okay pa. Isa sa mga reason kung bakit failure ang ating puto ay dahil sa lumang baking powder. Paano nga ba malalaman kung okay pa ito? Gamit ang mainit na tubig ay maglagay ng 1/4 teaspoon ng baking powder. Pag ito ay nagbubbles, ibig sabihin ay okay pa ito. Pag hindi na, discard nyo na at palitan nyo na ng bago. Sa powdered milk naman ay pwede kayo gumamit ng 1.5 cup of evaporated milk or fresh milk. Set aside muna natin ang ating dry ingredients. In separate bowl, i-prepare naman natin ang ating wet ingredients. Crack 1 egg. Una kong nilalagay yung egg para kung sakaling siraman ito ay hindi madamay yung ibang ingredients. Batihin lang ito gamit ang whisk or tinidor. I-add naman natin ang ating 1/4 cup na butter. Yes, pwede kayong gumamit dito ng margarine or vegetable oil. I-add na rin natin ang ating 1.5 cup of water. Gaya nga ng sinabi ko kanina, aside from powdered milk, ay pwede kayong gumamit ng evaporated milk. 1.5 cup of evaporated milk ang ilalagay nyo at hindi na kayo mag-add pa ng water. Once na namix na natin mabuti ang ating wet ingredients, ay ihahalo na natin ito sa ating dry ingredients. Imimix lang natin ito hanggang sa mawala na yung mga buo-buo at maging pino ang texture nito. But take note, do not overmix. Pupwede kasi na ma-activate ang gluten content ng flour dahilan para magiging dense at gummy ang puto natin. Dapat ganito yung consistency niya. Hindi masyadong thick, hindi rin malabnaw. Rest lang natin ang ating mixture for 15 minutes para makuha natin ang tamang alsa ng ating puto. After 15 minutes, ay ready na ito ilagay sa ating molder. Ang gamit ko ditong molder ay medium size. Gagamit tayo ng tablespoon sa paglagay ng mixture para uniform lahat ang kapal ng ating puto. 1.5 tablespoon ang nilalagay kong mixture sa ating molder. Kung napapansin nyo ay hindi ko na pinahira ng butter or oil ang ating molder. Hindi na ito kailangan dahil ang ating mixture ay meron ng butter. Mag-a-add na tayo ng sliced cheese sa ating puto. Kung ang cheese na gamit nyo ay yung mabilis matunaw, ilagay nyo ito 2 minutes before matapos ang inyong steaming time. Isa pang dapat tandaan, dapat kumukulo na ang ating tubig bago natin ito ilagay sa ating steamer basket. Ang steaming duration natin ay magdedepende sa lakas ng apoy, sa laki ng molder at kung gaano kakapal ang mixture mo. Sa recipe na to, ay i-steam ko siya ng 6 to 8 minutes over medium heat lamang. Once
Huwag kakalimutan na maglagay ng clean cloth sa takip ng ating steamer para hindi matuluan ng tubig ang ating mga puto. At habang iniistim pa natin ang ating mga puto, para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may mga bago tayong uploads. After 8 minutes, do the toothpick check. If it comes out with few moist crumbs or clean, then luto na ang ating mga puto. Pero if basa pa, steam for another 2 minutes and check again. Once naluto na ang ating mga puto, let it cool for 5 minutes bago natin i-unmold. Ready to serve na at pwede na ibenta ang ating mga puto. Kung napapansin nyo ay napaka-soft at fluffy ng ating puto. Share ko lang din sa inyo, if gusto nyo na ganito yung kalalabasan ng cheese sa top ng puto nyo, I suggest na ilagay nyo ang cheese 2 minutes before matapos ang steaming time. Lalo pag mabilis matunaw na cheese ang gamit nyo, like Eden cheese. Yung first batch na puto na in-steam ko, which I added the cheese before ko in-steam, ay hindi maganda yung kinalabasan. Dahil nag-melt ng bongga ang cheese at di na siya makita sa ibabaw ng puto. Pero kung gamit nyo na cheese ay yung hindi mabilis mag-melt like keso na brand ay okay lang. Ang material cost natin o yung mga ginamit na ingredients sa ating recipe ay nagkakahalaga ng 84 pesos lamang. Pero hindi pa kasali doon ang ating overhead cost. Yun yung mga ginastos natin sa pamasahe, sa gas, o sa kuryente. Ang nagawa natin lahat na puto ay nasa 45 peraso. So 1.5 na tablespoon ng mixture na nilalagay ko sa molder. Sa packaging naman, depende kung sino yung target market mo o kung paano mo ipopromote ang iyong puto. Pwede ka gumamit ng clear pack, paper plate, tapos balutin mo lang ng cling wrap or plastic tab. Adjust mo na lang yung presyo ng puto mo depende sa klase ng packaging mo. Pwede mo rin ito ibenta na paisa-isa lamang. Tandaan, mas maramihan na gawa ay mas malaki ang kita. Sana ay nakatulong tong recipe na to at nabigyan kayo ng idea kung paano kayo kikita gamit ang maliit na puhunan lamang. At para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag meron tayong bagong uploads. Thank you guys for watching and have a great day!